Former Secretary Harry Roque is lying. Hindi mo matandaan? I-recall ko lang. Oh, paano mo nakilala si Harry Roque? Mr. De La Serna, this is your last warning. Please answer the query of Congressman Paduano. Bahagyang nagkainitan sa isinasagawang pagdinig sa House of Representatives nang tanungin ang mga state witness sa kaso sa Pogo. Ang hindi pagsasabi ng totoo ay ang dahilan ng pag-init ng usapin. Panoorin natin. Thank you, Mr. Chair. Ito po kay Ms. Cassie Ong. Paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po, airport. Sa airport. Hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Goo? Hindi po. Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Sa Malaysia na? Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Napunta ho kayo sa Bali, Indonesia ni Sheila Goo? Hindi ho? Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore? Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Goo, Alice Goo, and Sheila Goo. Paano niyo po nakilala ang mga Goo? Boyfriend ko po si Wesley Goo. Boyfriend niyo si Wesley Goo? Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Goo? Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya? Kakilala, syempre. Kilala mo siya? Sister po siya ng ni Wesley Goo. At business partner mo si Alice Goo? No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo. Di ba? Hindi po. Wala kang Pogo? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga... Ano po yung business niyo? Building. Real estate lang po. Real estate lang? Yes po. So hindi I'm Pogo? I'm not related to any Pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Goo? Kakilala po. Kakilala? Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Goo. Kasama mo Singapore, di ba? Sorry? Kanino kayo nagkipagkita sa Singapore? Kay Xiang Mei? Xiang Mei, yung kanina, yung sinasabi si Xiang Mei na Singaporean, nakita ba kayo? Nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia, kay Zhang Jie. Zhang Jie. Yun po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Cuchares, di ba? Yes yung po. Nagpatulong ka at kayo ay ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Zhang Jie. Pwede ko po i-explain? Sige po, explain. Okay lang po. Si Zhang Jie, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley Goo sa Indonesia po. Dahil po, he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati kay Zhang Jie po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo ay nabanggit sa Senado na sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, pero... Yung pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala rin? Hindi, wala po ako. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi mo pinapaniwalaan na si... Wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Okay. So, ano, pero hindi ko po alam. Hindi mo alam? Yes po. Okay. Kasi, can I explain? Yes, go ahead. During, I think, July po, nag-message lang si Wesley Goo na pupunta siya sa Malaysia. At that time, pinuntahan po namin siya. So, doon na lang kayo nagkita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Sa Malaysia kayo nagkita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Nauna po si Wesley Goo. Okay. Pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore? Hindi po. Ano po yun? Malaysia? From Philippines... Malaysia. From Malaysia, not Philippine po. Sa Pilipinas, mula sa Pilipinas, di ba? Sumakay ka ng aeroplano, mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia? Sa Malaysia po, with the Goo siblings. Kasama si Wesley?
Yes po, kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami from Malaysia. Pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano ba yon? Yung ba ay pleasure o business? Travel lang po. Hindi nyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore ni Wala po kami Alice negosyo. Wala? Wala po akong negosyo or yung side ko with the Go family. Pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Willwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godot. Negosyo yun, di ba? Opo. Yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99 po ko yun, di ba? Si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublis po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na incorporator o sanay mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O therefore, nasa Pogo business ka rin sapat consultant ka ng Lucky South 99. Rental business po, not Pogo business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal kasama, Pogo. At kasama ka din doon, di ba? Okay, ito. Ano ang passport mo, aside from Philippine passport? Wala na po. Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sasasayin mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building and yeah, sa Wordwin po. Ah, yung building? Yung lot, as of now, nakapending pa po sa court, kung hindi po nagkakamali. Yung building is sa Wordwin po, hindi po siya Lucky South. Yung building, yung place of business ng Wordwin, sa Thai Court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon yung... can I explain po? Go ahead. Salamat po. Dahil nga po, si Wordwin, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo company. Kasama ka sa incorporator ng Wordwin, correct? Yes po. Therefore, alam mo na pinarental ng Wordwin yung property ng Wordwin na kasama ka na incorporator sa Lucky South 99, pero wala correct? Po akong any relationship with the Pogo. Okay. Kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Ah, siyang ninong mo? Opo. Hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Palagay ko inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya, di ba? Sabi ni Ms. Mascarenhas, nung last na hearing natin, si Mr. Wu ang boss mo, correct? Ms. Mascarenhas, nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So, hindi si Ms. Cassie Wong Ong ang boss mo? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang nakikipag-negotiate siya, si Mr. Wu, hindi si Ms. Cassie Ong. Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Ms. Cassie Ong? Dahil kasama ko po siya sa office. Kasama mo sa office ng ano? Ng Wellwin o ng Lucky South? Dragon Wealth System po. Doon po kami nag-office. Saan? Dragon Wealth System po. Ano yun? Yung by Wellwin o Lucky South? At the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng Wellwin at saka Lucky South. Wala pa po siyang office talaga. Ang alin? Yung Wellwin and Lucky South po. At the time, wala pa pong office. Mga so, permits, yung permits office pa lang na yan, office ng Wellwin at Lucky South? Parang hindi naman po. Sa Dragon Wealth po talaga siya. Alin yun? Dragon Wealth System po. Dragon Wealth? Opo. Yung Dragon Wealth, ano yun? Yung by Lucky South o Wellwin? Separate, ano po siya, Pogo. Pogo yung Opo. Dragon Wealth. Yes po. Actually, at doon, kasama mo sa opisina, si Ms. Cassie Ong. Opo. Dahil, doon sa Dragon Wealth. Opo, dahil hired po siya. At ang yun. Dragon Wealth, Pogo. Yes po, nalaman okay. ko po yun nung nag-check ako ng list ng Pogo sa site po ng platform. Alright. Maganda. Maganda po. Maraming salamat. Kanina, nabanggit ni Congressman Rodriguez, Gutierrez, Miss Paterna, na wala kang kaalam-alam sa Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation.
Wala kang alam? Wala po. Pero ikaw ang chairman and president. Ngayon, hindi mo alam? Hindi po. Ito. Ngayon ko lang po siya nakita. Na general Chair. Information sheet nakalagay dito. Ronilyn Baterna, chairman and president. Catherine Cassandra Ong, director, treasurer, secretary. Duan Ren Wu, yung boyfriend mo. Sa kaninong boyfriend si Duan Ren Wu? Kaninong boyfriend? Ah, hindi. Ah, ninong mo pala. Ninong mo, Miss Cassie Ong. Si Wu. Yes po. Oh, siya ay director din, no? Si Xu Xiu, sino yung Xu Xiu Xiang, director? Sino yun? Si Xu Xiu Zhang. Miss Ong. Sino, hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not sure? Ikaw, Miss Paterna, kilala mo hindi? Hindi po. Kayo po ang apat na director and officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, Mr. Chair, ito, nakita natin na makasama sila sa Pogo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Supposedly, I will just ask to Mr. Lacerna. But anyway, Ms. Ong, when you were asked by Congressman Abante, you denied to answer dun po sa first na place o country from the Philippines. From the Philippines ba? Saan yung ano mo, entry? From the Philippines po. Yeah, no. Going to Singapore. Going to Singapore? Yes po. Then, after Singapore? After Singapore? Cannot... Pwedeng hindi ko po siya i-disclose for my... Yeah. Bakit? But... Bakit hindi mo pwede disclose? Personal. Okay. Bakit hindi, tinatanong kita, bakit mo hindi pag may disclose? Personal. Personal? Yes po. Oh, BID, nandito ba BID? BID at saka DFA. So you're not using other passports? Wala po akong wala akong other passport maliban sa Philippine passport po. You can check it po. BID. Totoo ba na yung from the Philippines, ang entry is Singapore? Have you checked that, BID? Yes, Mr. Chair. Based on our records, from the Philippines, sumakay siya papuntang Singapore. Then, after Singapore? After that po, wala na kaming record kasi ang sunod na record na namin is from Indonesia. She returned here from Indonesia. She was deported from Indonesia to the Philippines. Yes po. The Indonesian government deported her. Okay. Mr. Chair. Yung DFA ba nandito? Mr. Chairman? Kindly take a seat. Von Ryan, our passport. Passport division, on chairs. Yes, Mr. Chairman, so you have already tracked the passport records of Ms. Cassandra Ong? All Philippine passports, po. Is there in this committee that she only owns Philippine passports? Yes, po. Also from and we only have records, po, kasi... we are the Philippine Passport Division of the Philippines. The only records po na meron tayo would definitely be Philippine passports po. Kaya nga, sabi nga ni Ms. Cassandra Ong is using Philippine passport. Now, from the Philippines, sabi niya, he travels to Singapore. Do you confirm that? We don't keep track po of yung travels po. We issue the passports. It is the immigration officials, for example, sa Pilipinas,
BID po ng Pilipinas ang pwedeng mag karga po ng immigration yan. Then it goes to other countries, it's the immigration officers po doon. Sandali. In the case of pangilinan spouses, di ba, yung first entry is US. Yes. Tapos kayo rin ang report na pumasok ng Canada. Ang ginawa po namin is we had contacts. Yung mga posts natin, we asked them to ask their contacts. Oh, they, you check your post. Diba in the case of Ms. Cassandra Ong, nandito na ngayon, hanggang ngayon, hindi nyo pa alam, hindi pa natin alam. We will double check po. With, because our hindi naman ngayon hook, line, and sinker na maniwala kami sa sinasabi ni Cassandra Ong. And sabi niya pa nga, she cannot disclose. We could ask po our, through our embassies, we could ask our kwan, the host governments, kung which ports of entry po. Yeah, kasi Southeast Asia lang yan. Diba? Yes, sir. We will ask po our kwan, our embassies to check on it. Oh, well, can you report that to this committee? We will. Kasi itong si Cassandra Ong, supposedly, I will withdraw my motion. Pero telling this committee that she cannot disclose from Singapore, the place? We could check po. Oh, you check. Ah, ito ah, kanina sinabi niya, Singapore, then nag-Malaysia. Just to be, we will just ask the one para ma, how should I say it? In order to, for us to connect the dots. Eh, kasi ganito lang po, ilan na naman yung mga Southeast Asia nation, di ba? We have 10 po. You have 10? Yes. So, when will that be? We could have it within, by next week, sir. Next week? Yes. You cannot do it within the week? Pwede, sir. Depende po sa what. We will check, sir. We will send the communication po sa mga posts na. Hindi nga, I need a commitment because we have another hearing. Maybe, I do not know. Maybe Friday or Tuesday or Monday or Wednesday next week. At least by Monday. Meron tayong sigurado, sir. By Monday? Yes, sir. Mag-overtime kayo kasi tayo nga dito nag-overtime ngayon. Eh. We started this hearing 10 o'clock. Ngayon, it's 10 o'clock na. Magti-10 na. We will, sir. We're running for 12 hours here. I understand, sir. Okay, so do you commit by Monday? By Monday. Okay. BID. Again, I raised this question during the hearing last Tuesday, no? In my committee. Kahapon po. Now, with regards to the case of Cassandra Ong, yung Sielago, nandun pa sa Senado, maybe in the next hearing, papatawag din natin. We will ask for the invitation from the Senate. O ngayon, malinaw na ba? Na-check nyo na. The basis why Cassandra Ong and party was deported to the Philippines. Yes, Mr. Chair. Upon checking, Mr. Chair, the Indonesian government deported Ms. Cassandra Ong on the basis that they deemed her as a danger to their public, to their security and public order. So based on that, they deported her. Why? What is the basis of the Indonesian government for tagging Cassandra Ong as a threat to their national security? Yes, DFA, before BID answer. Yes. Actually, we have our embassy in Jakarta was able to get the documents from the Indonesian minister, the immigration office. Actually, we will be sending a letter, hopefully by tomorrow, attaching the Indonesian documents explaining why Cassandra Ong and Sheila Guo were deported here. And they did note that the reason why Ms. Cassandra Ong was deported was because she was, in Indonesian law, she has the possibility to not follow Indonesian immigration laws. The possibility. So, ganun ang possibility. They deprived Cassandra Ong to stay in Indonesia? I have copies of, I can give you advanced copies of it without our cover letter. Ganito lang po. Para official, kaysa maghahaka tayo dito, you submit to this committee, the official. We will. Document coming from Indonesia. BID, pakicheck nyo rin. Yes po. Para at least yung... Mr. Chairman, did you allow the council? Okay na? O, sige. Sasagutin na ba ni Cassandra Ong? Miss? O, 2 minutes daw. Basta BID. BID ah.
pagkiano nyo, oh, mas may commitment pa dito. Yung DFA, at least documented. Do you have the document? Yes, from the Indonesian DID? We secured a copy of the decision of the Indonesian Immigration, Your Honor, and we can send a copy in the next hearing, Your Honor, we can send before it. The next hearing, that will yes, be, before, we should before. Submit the document Monday. Yes, 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 Mr. Chair. We will submit it to the committees, thank Mr. you. Chair. Now, can I ask now, are you... Mr. Chairman? Chairman? Yes, now, again, will you answer my query? Please. Ano po yung question? Diba yung entry mo is, first entry mo is Singapore, then where? The Miss Cassandra Ong would like to whisper to you. 1 minute suspension. Bakit pumasok sila na involved sila sa whirlwind at saka sa Lucky South? Because Michael Mascarenhas, your brother, as you mentioned, nasa Lucky South 999. Yes po. Whirlwind naman yung nanay mo. Mm. Tapos ikaw, nasa Lucky South, at the same time, nasa Whirlwind Corporation. Mm. Why? Like I said po, ako po kasi yung at the time kausap ni Mr. U. So, gusto niya magtayo ng gantong business. And at the time po, hindi ko rin alam yung Pogo. Wala akong idea. Ang alam ko lang, table games, baccarat. Kasi galing din po ako sa casino before. So, may idea po ako sa ganyan. Anyway, syempre po, kapag magtatayo ka ng corporation, kailangan ng kasama. Then at the time, inoffer niya po ng parang... commission or parang bonus, ganun, pag nag-operate na po yung company. Pero wala po short, to cut you short. Hindi mo kasi sinasagot yung tanong ko, Ms. Mascarenhas. Ang tanong ko po, bakit pumasok yung kapatid mo sa Lucky South 99 ako at po, saka yung nanay mo na sa Whirlwind? Inano ko po sila. Kinonvince na, tara, wait, ganun, pangalan ko sa inyo to, ganyan, para mabunay yung 5, para hindi na rin sasakit ang ulo ko. It's the same as in the case of De La Serna, doon sa Biancham, para mabuo lang yung korporasyon. Yes po. O magkano ang offer sa kapatid mo at sa nanay mo? Sa'yo siguro mas malaki kasi you're in the Lucky South at the same time sa Whirlwind ka rin. How I wish po malaki yung offer. No? Pero yung, like I said po, nag-start po ako 30,000, tapos nung nag-ano na po ako ng, yan, ng una Whirlwind, tinasan lang po ako ng 50,000 na offer na salary after, I think, 18 days. Tapos, yung kapatid ko po, wala silang offer talaga since wala pa pong, ano, wala pang operation. Then, para lang mag-Saudi yung kapatid ko, kinuha ko po siya as parang staff sa admin, HR, nakasama ko. Magkano sahod niya? 15,000 or 20,000. Mother nasa mo? Po. Wala po. Okay. So, para babuo lang yung korporasyon, ikaw at saka yung kapatid mo at saka nanay mo pumasok sa Whirlwind at saka sa Lucky South. Tama? Yes po. Okay. Sinong kausap mo sa Lucky South? Mr. Wu po. Sa Whirlwind? Mr. Wu po. Oh. Siya lang naman po kausap ko. Mr. Chairman, now it is through the testimony of Stephanie Mascarenhas, tama? Yes po. Malinaw po, Mr. Chairman, na yung Whirlwind
at saka Lucky South ay isa. Because it's the one renewal. Yes, tama. Mr. Chair. Yes, siya yung kausap niya si Whirlwind, siya rin ang kausap sa Lucky South. Yes, but Mr. Chair. The name of Mr. Wu did not appear dun sa Lucky South. Yes po. Siya rin po kasi nagde-decide if masasama yung pangalan niya or hindi, like that. So, now, inaamin mo na yung Whirlwind at saka Lucky South, isa lang po ito? Like previous, ano po, sinabi ko naman, isa lang po yung boss na kausap ko. Hindi, as a corporation, yung dalawa, isa lang to. Wait lang po, kasi hindi ko po alam ko nung by means as iisa. Di ba kumausap sa'yo is same Mr. person sa Whirlwind at saka sa yes, Lucky South? Yes, Audi. Yes, Mr. Chair. Ano lang yun? At the very least, siguro magkakonekta. Yes okay? po. Safe siguro yun, safe. Yung Whirlwind po kasi parang as realty din itong Lucky South as outsourcing. Pogo. Siguro po, ganun po. Sa Pogo. Like I said po, wala pong masyadong idea sa Pogo. Anyway. Nung nasa ka Lucky South ka at saka sa Whirlwind, nandun na rin ba si Miss Cassandra Ong? Yes po. Although hindi ko po sure kung anong month. Sorry? Hindi ko po sure anong month siya dumating kasi matagal na po. So mas nauna ka? Po? Mas nauna ka kaysa kanya? Yes po, mas nauna po okay. ako. Now, I have with me the two sublease agreement. Natandaan mo ba to? Yung dalawang sublease agreement between Whirlwind and Lucky South. Apo. Tandaan mo? Natandaan mo? I think po. Okay. Natandaan mo rin na twice ka pumirma. One signature in the first sublease, then second signature in the second sublease. If notarized po siya sa law office ni Attorney Medina. Yeah, Attorney Medina is present. Attorney Medina, please take your seat. Now, the first, ito ah. Okay, the first contract with me is dated November 5. Miss Macarinas, you signed for on behalf of Whirlwind. Tama. If it's what the paper says. Yeah, okay. And for on behalf of Lucky South, it is Cassandra Ong who signed. Hindi ko na po masyado maalala. Miss Cassandra Ong, do you confirm that you signed a sublease agreement representing Lucky South 999? If sa akin po yung firma, yes. Para confirmation lang po. Comsec, please. Mr. Chairman, we'll show the document to just for confirmation. Okay, page. Sublease, yes. Representative lang naman po, pero hindi shareholder. Tama. Ay, tignan ko lang po. Sagutin mo. Ay, I know si... Hindi ko na po babasahin na yan po. Yes po. Okay. Now, so, eto po, you signed for on behalf of Lucky South. Tama? Yes po. That was the first contract. Okay. Now, the second contract, Miss Mascarinas, nawala pong pangalan mo dito. Saan po? Sa Whirlwind po or Lucky South? Both. Baka wala na po ako at that time. Pero ang pinirmahan ko lang po kasi na... When was the time that you left Lucky South or Whirlwind? December 30, 2019. Oh, tama. Because this sublease agreement was signed February 2021. Ay, wala na. So wala ka na doon? Wala na po. Correct. But in this document, Ms. Cassandra Ong, please take note that in the first sublease agreement, you signed for on behalf of Lucky South. But in the second agreement, you signed for on behalf of Whirlwind. And Lucky South was represented by Ms. Baterna. So in short, Mr. Chairman, I just want to establish that former Secretary Harry Roque is lying because he insisted
that you are not part of the whirlwind. Pwede po ako mag-explain, Mr. Chair? You don't want to see the document, the second sublease contract, for you to confirm? You want to see it? Or you confirm na? Confirm na po. Ms. Matena, do you confirm that you signed the sublease agreement for on behalf of Lucky South 999? Yung second sublease agreement, ikaw na pong pumirma dito? Hindi ko po nakita. Okay. Mr. Chair, pwede po ako mag-explain regarding sa... At sandali po, ipa-confirm ko okay. Muna din. Pasensya na po. The chair will let you explain. Salamat po. So, Ms. Materna, you confirm? Yes po, Mr. Chair. Okay. Now, Ms. Kasiong, please. Pwede pa ulit po yung sinabi no kanina. Sorry? Pwede pa ulit po yung sinabi no kanina regarding kay... Ganito po kasi, Opo. The first sublease contract, you signed the sublease contract representing Lucky South 999. But in the second contract, you represent na the Whirlwind. And the name of Mascarinas, dahil wala na nga siya doon, was signed by Baterna. Tama po yan, pero hindi po ako shareholder ng Lucky South. No, but you represent. Yes, but you confirm. Po. Yes. Diba? What I'm saying is, ganito po, Ms. Kasiong, Ms. Ong, kasi it only proves that Whirlwind and Lucky South is one and the same. Kasi po, dito sa first sublease, you signed for on behalf of the Lucky South 999. And then in the second sublease, you signed for on behalf of Whirlwind. Just for the record, Mr. Chairman, and you check the minutes, that was the argument being insisted by former Secretary Harry Roque, that Baterna, Kasiong, wala sa Whirlwind. Yes, Kasiong, do you want to explain? Yes po. So in short, regarding the two company po, can I explain it po? So, okay lang po. Kung hindi, regarding sa two company po, Lucky South noon is sa amin po. And Whirlwind. But nauna po i-registered ang Lucky South. Tapos sumunod ang Whirlwind po. Noong time na yon. So nauna yung Lucky South to be registered kaysa Whirlwind? Yes po. But the contract, sublease contract, between the Cruz family, allegedly, the lease contract, but of course, the Cruz family denied that there's such thing as the lease contract, di ba? Kaya nga may kaso. Tama? Opo, regarding naman sa lease contract po, kapirmahan po namin o kakontrata po namin si Mr. Cruz. Yeah, yung tatay. Opo. I know. Now, but of course, may problema doon sa dokumento. Kasi, your lease contract was based on the board reso, di ba? Giving authority to the father, kay Roberto Cruz. Pwede ko po makita yung documents na po niya. I'm not sure po eh. But it was denied. Finorged yung mga perma doon ng mga anak ni Roberto Cruz. Because sa lease contract or contract to sell po? Hindi, yung contract to sell that was being claimed by the heirs, yung mga anak. But yung lease contract, which was where Whirlwind stands, and Mr. Roberto Cruz was denied by the children. Hindi po ako sure regarding dyan. Oh, but anyway. So, nauna yung Lucky South, then Whirlwind. Yes po. Pero, nabenta na po, na-i-transfer na si Lucky South sa other people na po. Last year, 2023. Around September, kung hindi ko nakamali. Na-transfer na sa, nung 2023. Tama po. But what the sublease that we're talking in which you signed for Whirlwind and Lucky South, ito yung mga original documents eh. Yes we're, po. Yeah, we're talking here, we're just establishing, Ms. Cassandra Ong, that yung Whirlwind at saka Lucky South, isa lang to. The same people. Tama? Noong una po, yes po. So you confirm?
Yes po. Also, when was the time that you met Kari Roque? When was the time? We met Harry Roque po? Yes. Yes. I think around 2022, after election, nung naging private citizen na po siya. Yung first meeting nyo, anong pinag-usapan nyo? Hindi ko na po masyado. Paano? Hindi mo matandaan? I-recall ko lang. Oo. Oh, paano mo nakilala si Harry Roque? Pinakilala siya from Singaporean friend po sa amin. Sino ang Singaporean friend na yun? Hindi ko po kilala. Kaibigan po siya ng nino ko, si Mr. Wu. Mr. Duaran Wu. So, a Singaporean friend of Mr. Wu introduced Harry Roque. Pwede pa ulit po? Yung Singaporean friend ni Mr. Wu ang nag-introduce kay Harry Roque? Tama po. So, common friend nila yung Singaporean? Yes po, kung hindi po nagkakamali. So, first meeting, nandun ka? Opo. Anong pinag-usapan? Nagpakilala lang po, casual dinner. Tapos? Wala na po. The following, after nung first meeting nyo, may second meeting pa kayo? Nagkita pa ulit kayo? Wala na po. Wala na? After ng first meeting, madalang na lang po kaming... To be exact is hindi po kami nag-uusap after first meeting. Hindi, sinamahan ka pa nga sa pag-uri. Yes po. Ito, in-explain ko po. Please give me time to explain po, Mr. Chair. Yeah. After nung first meeting, hindi po na masyadong nagkakaano. Nagkausap lang regarding, nagpatulong lang po. Nagpatulong ka? Opo. Ito po, Cassandra. Yes po. During the first meeting, nandun ka mismo sa meeting with the Singaporean friend and Mr. Wu? Tama po. Siyempre, kung nandun ka, narinig mo kung anong pinag-usapan. Simpleng pakilala lang po. Simpleng casual thing. So, wala kayong pinag-usapan? Wala silang pinag-usapan? Wala po. And after that, kung hindi po ako nagkakamali, regarding po sa solar po ang... Sa solar po yata? Sa solar? Opo. Nag-materialize ba yung solar na yun? Ngayon ko lang po naalala. Like what I said po, medyo nakalimutan ko na yung pangyayari kanina. Kahit napapanood mo bang hearing dito? Habang nag-hearing? Kailan po? The other day, on the second hearing. Napapanood mo ba? The whole hearing po, hindi po. Pero may mga news po yata. Anyway. But not exact. Anyway, magkaalaman tayo pag nandito na si Harry Roque. But Mr. Chairman, again, I just like to manifest that itong whirlwind from the very start sa Lucky South is one and the same. Pareho po lahat, pati mga investors, no? Tapos paggamit ng mga tao. Sasagot ka? Mr. Chair. Sandali. Tapos na ba ako? Kindly wrap up so that we can anyway, the supposedly I will ask, mahaba to yung kay Dina Serna eh. Anyway, ganito namin, Mr. Chairman. Bilisan ko lang ito, Mr. De La Serna. Diretso po. Good evening, sir. So, you're enrolled in what flying school? What flying school? Sorry po. Omni Aviation po. Sorry? Mr. Chair. Omni Aviation. Sorry? Omni Aviation. Omni Aviation. Aviation, di ba? Yes, tama? Tama po, Mr. Chair. How when was that? November. Your first enrollment mo was when? November of last year po, Mr. November 2023? Yes po, tama po. Kailan ka pumasok dun sa ano? Sa Pogo Hub? November din po of the same, of last year po, Mr. Chair. So after enrollment or before enrollment? After enrollment po, Mr. After? After enrollment po. After enrollment, sa November din? Okay? Yes. Mr. Chairman, can we direct the COMSEC to check the record of Mr. De La Serna to that flying aviation? Ano ba yan? Please repeat. Omni Aviation po, Omni, Mr. Chair. Omni Aviation. Flying school. Sa anong address ng flying school? In Clark, Pampanga po, Mr. Clark, Pampanga.
And until now, you're enrolled in that flight school? Yes po. I have still a schedule po this week po, Mr. Chair. Oh, when was the time that you rent a room for a boarding house? May po, Mr. Chair. May of? Of this year po, Mr. Chair. May of this year? Yes po. 2024. And our record, kailan ba yung raid ng PAOK? June po, Mr. Ha? Chair. June? Alam na alam mo ah. So, po kasi yung gamit ko, Mr. So hanggang May ka doon, kasi nung June, na-raid na. Tama po, Mr. Chair. Do you have an intention if the raid did not happen, do you have an intention to stay there? No po, Mr. Chair. To be honest po, sabi po sa akin ni kasi for a short time lang because they have a ejectment case nga po sa property nila in, alam ko talaga Angeles yun, Mr. Chair. So until May ka lang, when was the time that you rented that room or that boarding house? Sometime in May po, Mr. Chair. May din? Anong address? In Barangay Anonas po, Mr. Chair. In Barangay? Anonas po, in Angeles po. Walang street, walang... Hindi ako sure, sorry po, hindi ako sure, Mr. Chair. Comsec is directed, Mr. Chairman, Comsec is directed also to check this address. If indeed, Mr. Silizar na is renting that place. Since May. Tama, May, di ba? Nung May po kasi, Mr. Chair, hindi ako fully nag-rent pa. Nakikistay lang po ako. Tinanong kita kanina, sadali, patapusin mo ako. Ito na ngayon. Wag kang sumagot kung hindi ka sigurado. Oo, sige. Di ba sabi mo kanina May ka nag-renta doon? Kaya nga ipapacheck namin sa Comsec, just to confirm it indeed, nag-renta ka doon sa lugar na yun? Last May. Kularuhin ko po, Mr. Chair. Sorry? Nung May kasi po, ang dami ko po kasing kaibigan sa flying school. So, ayaw ko po muna mag-rent talaga kasi nga it's an expense on my part. So, nakikistay muna ako sa mga kaibigan ko. So, ang tanong ko ngayon, when was the time that you rented that place? Sinatanong niyo ba, Mr. Chair, is yung if mayroon akong contract of lease, kinaklaro ko lang po para maintindihan ko po yung sinasabi niyo. Eh, di, kailan ka nag-renta doon? Actually, hindi ako. Nakikistay lang ako sa mga kaibigan ko doon. Eto, Mr. Raserna, sinabi mo kanina, kahit dun sa kay Congressman Sonsing, that you rented. Ngayon, hindi ka nagre-renta. You're just staying in your friends. Yes po. Ang scheduling po kasi sa flying school po, Mr. Chair, is... Sandali, I'm not asking you about the schedule of your flying school. Yes po. So you denied that you're renting that place. As what you have said when you were being asked by Congressman Sonsing? Pakiulit po, Mr. Chair. So you deny now your answer to the query of Congresswoman Sunswing? Nung May po, Mr. Chair, nagstay muna ako sa kaibigan ko po. Tapos, last week lang po ako nag-rent on my own po. Last week? Yes. Anong address? Yun po yung sa Barangay Anonas po, in Angeles po. Pakicheck lang, Comsec. And during that time, hindi ka na makapasok sa Pogo Hub. That was June of 2024. Yes po. Now it's August. Saan ka nakatira ng July? From June to July? Doon po sa mga kaibigan ko po, Mr. Chair. Saan yun? In Angeles din po. Sino mga kaibigan? Mga friend ko po sa flying school. Sino nga ang mga kaibigan? Allowed ba kung please magsabi ng... their name. Allowed ba kung magsabi ng pangalan ng ibang tao, Mr. Of course! Can I because we have to invite them. Can I ask for a legal advice from my legal counsel yes. po, Mr. Chair? Dapat niya eh. Kailangan wala lang akong type ito. Mr. What's the advice of your lawyer? I am willing to give their names in private naman po to in? You. In private po to you, Mr. In Chair. Private? Yes. Why in private? For their privacy naman po, Mr. Chair. That's why I didn't... Privacy? Well, in fact, they will be invited in the next hearing. Actually, eto, I... Dila Serna, kanina pinapakinggan na kita, kaya sabi ko, eto, kung sinungaling ka. Now, I am proving my... Yung ano ko lang, ha? Kanina, yes, that you're lying to Congresswoman Sonsing. Now, bakit hindi mo pwedeng sabihin ang pangalan?
Privacy po kasi nila yun, Mr. Sorry? Chair. Privacy po nila yun, Mr. Chair. Ano? Ayoko po silang idamay dito sa... Eh, nadamay ka nga dito. Ano, you lied when you tell this committee a few hours ago na nagrenta ka. Nagrent ako... No, nagrent ka ngayon lang. Yes, last week lang po ako nagrent. Oh, but I'm asking you when Kong Suan Sing asked you, sabi mo nagrent ka. Starting you never tell this committee na ngayong buwan lang kasi ang critical months is November to May of this year. Andun po ako sa Angeles po, sa Porac po, na property ng nilak Ma'am Cassie po, Mr. Chair. Hindi, kaya nga, ang tinatanong ko sa iyo, sino yung kaibigan mo? Why you cannot disclose the names? Ayoko pong idamay siya sa gulong itong na pinasok. Hey, if you not tell us the name, I will move to site you in contempt. Oh. Pwede ko pong pag-isipan, Mr. Chair? Pag-isipan until when? Until you call them? Until you... Alam mo kasi... Mr. Chair? Yes, I'm sorry. It's already past 10 o'clock. If Mr. De La Serna will not answer the question of the Honorable Paduano, I will move that we cite him in contempt. There's nothing involving national security for him not to answer the query of the Honorable Paduano. Second, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Mr. De La Serna, this is your last warning. Please answer the query of Congressman Paduano. Ano pangalan niya? Ano pangalan? AR? You have 1 minute. Suspended ba tayo? AR, may pangalan ba o wala? Are you pretending to think about a name? Kasi, alam mo, nagdududa kami sa actuations mo. No, no po, Mr. Chair. Ayoko pong idamay yung kaibigan ko po. Hindi naman siya madadamay. Imbitahan lang po natin siya kung talagang umuupa ka sa kanya. Yun lang naman gusto ni Chairman Paduano. To be honest po, Mr. Chair, this is very stressful. Is there really a name or none at all? Kasi yes, it's alam mo, sa tingin namin, you're just pretending na meron kang inuupahan doon. Kasi hindi mo masabi yung pangalan eh. Just tell us the name. Mr. Chair? What is the name? I remember, Mr. Chair. Just to put into context, I was listening intently the question of Congresswoman Suan Sing, and it was very clear when she asked the witness, bakit nandun yung mga gamit mo? Diba? When the raid happened. Ang sabi niya, in May, he rented a space. I think the raid happened in July. In June. So maybe sometime there, siya nag-rent na siya. So ganun talaga yung pagkarinig ko rin na De La Serna. Sa nagre-rent ka na dun sa space na yon. I mean, sa just near the ano. So basically, Mr. Chair, she was lying. And maybe she lied to Congresswoman Suan Sing. Oh, Mr. De La Serna, meron ka pang opportunity before we rule on the motion to cite you in contempt. Pwede bang sagutin mo yung tanong ni Congressman Paduano? Eman po, Mr. Chair. Again? Eman po. What? Give us the full name. Eman Jorquales po, Mr. Chair. Mr. Eman? Jorquales. Jordanes. Quales. Can you spell the last name, please? Pwede kong tingnan sa phone ko, Mr. Chair. Ano, no? Pwede kong tingnan yung spelling ng family name niya sa phone ko po, Mr. Chair. Can I look at my phone for the spelling of his family name? Yes, as long as you can give us the name, the complete name, the full name of your friend. Friend mo yan? Eman Jerquales po, Juliet, Uniform, Romeo, Charlie, Alpha, Lima, Echo, Sierra po. Oh, did you get the full name, Congressman Paduano?
Mr. Chair, we direct the Comsec to get the exact name of that person was that was mentioned Comsec, by Mr. Comsec, kindly approach the Mr. De La Serna and tell him to give you the full name of his friend. And Mr. De La Serna. Including the address, Mr. De La Serna. And contact number. Contact number.